Ngayong umaga ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang mensahe na napakagandang pakinggan. Masarap sa tenga, matamis sa puso, lalong higit, ito ay nakakapagpalakas. You hear many seminars and sessions about success, how to prosper, paano ka magtagumpay sa negosyo mo, paano ka magtagumpay sa parenting mo, paano ka magtagumpay sa iyong pag-aaral. Ngunit ngayong umaga, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mensahe na pinamagatan, The Secret of a Prosperous Life. The Secret of a Prosperous Life. Palimed tinainbaligyan uno na balaygi apanagbiag. The word prosperous, it means having success. At tayo ngayong umaga ay ating bubuksan ang ating Biblia sa Proverbs chapter 3. At ating pag-aralan ang isinulat at ibinahagi ng isang napakarunong, the wisest king and the richest king who ever lived. His name is Solomon. Akala ng iba na ang Biblia ay isang malungkot basahin na libro. Pero ang Biblia ay punong-puno ng mga aral, lalo't higit aral patungkol sa tagumpay ng buhay. Sino sa inyo ang gustong mamuhay ng matagumpay? Kaya't ko kakabsat. At biyag nga nabalaygi. Yung iba hindi man lang magtaas ng kamay. Sino kada kayo ti kayat na ti agbiag nga nabalaygi? Okay, amin tayo. So dinggan tayo itakakabsat, dahito yung palimed, uno sikreto ni Solomon nga inburay na iti libro iti proverbio nga tulbek iti panagbiag nga nainbalegyan. Now, tapnon agkaroon kayo iti nasaysaya at nga panangamiris, mas magandang pangunawa. Sa aking mga ibabahagi, ang Old Testament ay patungkol sa bayan ng Israel. Kaninong bayan? Anong parte ng Biblia? Old. Kaya ang ating pag-aaralan ay nasa lumang tipan. Old Testament. Ang lahat ng mga binanggit dito na mga salita at aral ay patungkol sa bayan ng Israel. Kung papaano na sila ay magiging matagumpay na bayan at mamamayan ng bansang ito. In the New Testament ay patungkol naman sa church. Patungkol sa alin? Ang anong parte ng Biblia? Papaano natin i-coconnect ang mga aral patungkol sa bayan? You talk about nation, country, bansa. Ihahalintulad, ihahambing, at ating i-apply sa bagong tipan sa ating katayuan bilang church. Yan po ang ating gagawin ngayon. Because itong mga prinsipyong ito ay nakakapagpayaman ng bansang Israel at makakapagpayaman din sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Do you get the correlation of the two? All the words that we are going to read is all about a nation. We are not in the Old Testament. We are in the New Testament. We are a church. Kaya ang aking tanong, applicable po ba itong mga sinulat at binigay ni Solomon sa ating kalagayan bilang New Testament church? The answer is yes. Na pag in-apply mo ang lahat ng ito, walang duda,
ikaw ay magtatagumpay sa buhay mo bilang Kristiyano. So I am going to share with you this morning 10 principles na inilahad at ibinahagi ni King Solomon dito sa Proverbs chapter number 3. Basahin natin ang verses 1 to 4. Basahin natin sa English. Verses 1 to 4 of Proverbs chapter 3. Read with me together. If you have a seatmate at walang Bible yan, pakishare mo sa kanya. Okay? Let's read in the English, everybody. Kahit kayo nasa ibang mga lugar, magipagbasa kayo kanya. Verse 1, read. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and men. Ang kautusan, ang instruction ay nasa verse 1. Anong sabi? Forget not my law. Let thine heart keep my commandments. Meron po siyang sinasabi na mahalagang elemento sa buhay ng isang tao, sa kanilang katayuan bilang bansa at sa ating katayuan bilang Kristiyano. Ano po yun? Pakisagot, pakisigaw ang sagot. Kung na-analyze nyo po yung verse, ano po yung elemento sa verse na yan na napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano? Law. Ano sa Tagalog ang law? Batas. Ano yung pangalawa? Commandments. Ano po ang ibig sabihin ng commandments? Kautusan. Batas at kautusan. Ito po ay napakahalagang ingrediente upang tayo ay magtagumpay. Now, para makuha natin yung ating appreciation sa aking sinasabi, kahapon, meron po akong naikwento sa ating mga kabataan dahil nung isang araw, meron po akong binili na sisiw sa may batak. Napansin ko sa mga paninda nung matanda at damay sa kakapsat nga agkakapsot na kadalupisak, piyek. Kat uray itakder ko agdalupisak. Yung iba, masigla, masigasig. Sabi ko doon sa matanda, Sir, kung nakingkwana, hana makasurvive, dito'y piyek mo. Napakahalaga na yung sisiw na stage nung manok, maalagaan siya, sabi ng mga eksperto, upang magiging egg-producing machine. Kung yun ang gusto mo, layer yung manok mo. Tama ba ako? Sapagkat pag yung manok, sisiw pa lang, mahina na, hindi siya nakakainom ng bitamina, nakakakain ng maayos, hindi lang sa hindi siya magiging masigla. Paglaki, kahit makasurvive, lumaki, hindi yan makakapangitlog. Bakit ho marami sa atin dito, ang tagal-tagal ng Kristiyano, walang makitang bunga noong kautusan at batas na sinasabi ng verse 1. Sapagkat tatandaan nyo na ang batas at kautusan na ito ang siyang magbibigay tagumpay sa kanila at sa atin bilang Kristiyano. Bakit hindi makita sa atin yung resulta na tagumpay, bunga ng kautusan at batas? Alam nyo kung bakit? Sapagkat isa ang rason dyan, at yun ang first point natin, ang tawag po dyan, priority. Hindi po
kasi ito ang pangunahin sa atin. Listen, kung ikaw, ako, Kristiyano, ay magtatagumpay sang-ayon doon sa kautusan at batas sa Biblia na sinabi roon, napagaganda yung pangako, so shalt thou find favor and good understanding. Magkakaroon ka ika ng pabor sa harapan ng Diyos at tao. Ang ibig pong sabihin niyan, tagumpay. Yan po ay resulta ng pagsunod sa batas. Ang ibig sabihin, ganito yan. Dapat gawin nating pangunahin sa ating buhay ang kautusan at batas ng Diyos. Okay. Para magkaintindihan pa tayo ng malalim, lahat tayo dito, pati kayo mga nanonood, lahat ay may priority. Huwag niyong sabihin na wala kayong priority. Lahat tayo may prioridad. Tama hindi? Ngayon, may dalawang klase ng priority. Right priority, wrong priority. Nasaan ang priority mo doon? Okay? Maliwanag po ba? Ulitin ko. Lahat tayo may priority. May inuuna. Ang ibig sabihin po ng priority, what you value, what you put first. Lahat tayo may inuuna. Lahat tayo may pinapahalagahan. Tama hindi? Ngayon, dalawang klase ng priority. Tamang prioridad, maling prioridad. Nasaan ka doon? Nakikinig ho ba kayo? Kung mali ang priority mo, anong ibig sabihin? Kung mali ang inuuna mo, hahantong ka ba sa tagumpay? Pansinin niyo po, kahit sa anong aspeto, kung sa larangan ng pagne-negosyo, negosyo lang, usaping negosyo, tanggalin natin ang ibang usapin, negosyo tayo. Sa larangan ng pagne-negosyo, upang magtagumpay ang negosyo mo, meron kang dapat unahin. Na pag kinakaligtaan mo yung priority sa pagne-negosyo, yung dapat na unahin mo, hahantong ka ba sa tagumpay? Nakikinig ho ba kayo mga kapatid? Sa pagpapalaki ng anak, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Diyos. So the first key to live a prosperous life is to have the right priority. By right priority means na sa atin walang mas hihigit. Not even feelings, not even your friends. Walang hihigit doon sa utos at batas ng Diyos. Ganun ho ba ang ating attitude sa kanyang batas at kautusan? Pag sinabi Matthew 6:33, utos yon, batas yon, walang kahit sinong kaibigan, kaibigan pa ang mas mahalaga kaysa sa Matthew 6:33. Pag sinabing, bring ye all the tithes, utos po yon. Batas po ng Panginoon yan sa ating pagpapala. Kahit ano pa ang gusto mong bilhin, kahit gaano pa karami ang pangangailangan, gusto mong magtagumpay sa pananampalataya, edi uunahin mo ang utos ng Diyos sa'yo, pumapangalawa na lang ang lahat. Kaya ang unang susi, mga kapatid, kung tayo ay pagpapalain ng Diyos at magtatagumpay bilang mananampalataya, ay dapat po nating gawing priority ang mga kautusan at batas ng ating Diyos sa atin. Maliwanag po ba? Ang aking tanong po sa inyo ngayong umaga, ginawa niyo na po bang priority ang kautusan at batas ng Panginoon sa inyo? Isang halimbawa, pag sinabi ng Biblia,
not forsaking the assembling of yourselves together. Maliwanag pong batas yan sa Biblia. Pakilagay mo dyan ang Hebrew 10:25. Ito pong aking pananalita, bagat seryo, pagamat seryoso, hindi po ako nagagalit. Malakas lang ang boses dahil ini-emphasize ko po para maramdaman po ninyo ang bigat ng batas at kautusan ng ating Diyos. Okay, basahin nyo nga lahat. Ano nakalagay dyan? Not forsaking the... Okay, dyan lang tayo. Ano pong ibig sabihin ng assembling? Pagtitipon. Sa Ilocano, panaggigimong. Tatandaan nyo po, sa ating church, hindi lang Sunday morning ang gimong natin. May prayer meeting pa tayo. May Sunday afternoon. Kung sa schedule mo ngayon ay mukhang malabo o mahirap o mukhang imposible na ikaw na matupad mo at maisabuhay mo ang utos na ito, huwag kang ma-discourage. Manalangin ka sa kabila at sabihin mo, Panginoon, tulungan mo ako na laging ako ay magkaroon ng schedule na available ako lagi para sa aming mga pagtitipon. Tanong, ito po ba ay utos ng Biblia o hindi? Utos o hindi? Ang hirap niyong sumagot, mga kapatid. Utos o hindi? Kanino galing? Para kanino? Sa atin. Kasama ka? Tanungin mo yung katabi mo, kasama ka ba ron? Okay. Kung kasama ka dyan sa inutusan na yan, anong gagawin mo? Gagawin mong priority ang utos na yan. So, bottom line, kung ikaw ay hindi sumusunod sa mga batas at kautusan ng Diyos, aasahan mo ba na pagkakalooban ka ng tagumpay ng Panginoon? Aasahan mo ba? Pwede mo bang asahan ang Diyos na pagkalooban ka ng tagumpay na hindi mo naman inuuna ang kanyang mga sinabi? Huwag ako yung magalit, mga kapatid. Isipin nyo lang. Kahit anong rason yan, isang tanong lang, ginagawa mo ba ang tama o hindi? Yun lang yun. Priority. Mamayang hapon po, meron tayong seminar. Gimong yan. Si Pastor Jun ang magbibigay ng lesson. Dahil ako at ang aking pamilya, tutungo sa Dingras para mag-Bible study. Gimong po yan. Nakalagay yan sa Hebrews 10:25. Amen? So sana nandito tayong lahat. Priority. Okay? Napakasimple yan. Napaka-basic yan. Pero important ingredient yan upang ikaw ay magtagumpay. Okay? Number two. Ang pangalawa ay nasa verse 5 and 6. Verse 5 and 6. Basahin natin ang verse 5 and 6. If you have your Ilocano Pi Bible with you, read all together. Pakishare naman para makapagbasa yung katabi ninyo. Verse 5, read. Six. Ano yung pangalawang susi? Ano yung pangalawa? Ay, pangunang susi, number one? Priority. Ang pangalawa, mga kapatid, reliance. Upang ikaw ay magtagumpay bilang Kristiyano, kailangan matutunan mong magtiwala. Reliance. The word reliance means the state of needing someone or something for help. Meron po dyang dapat kang matanggap o acknowledge na ano? Kailangan mo ng tulong niya.
you need God's help. The state of needing someone or something for help. You need God. Sa English, sabi rito, trust in the Lord with all thine heart. The word is trust. Magtiwala ka sa Panginoon sa lahat ng puso mo at huwag kang magkumpiyansa hangkang agtalged iti bukod mo nga panakaawat laing. Iti amin nga dalan mo bigbigem iso naket iso iturong na kanto. Do you trust God? What does that mean? That you trust His ways, you trust His will, that is best for you. Meron pong ipinapakita ng verse na ito na dapat lagi nating taglayin isipin na ano? Na ang mga kalooban at ang mga kaparaanan ng Diyos ang siya laging mas mabuti kaysa sa ating sariling kaalaman. So you have to acknowledge that as a human, you cannot see everything, even if you think you're smart, even if you think you're intelligent, but you do not have a monopoly o control ng lahat na kaalaman patungo sa pagtagumpay ng buhay. Pero siya, alam niya lahat. At ang sabi niya sa isang verse, my thoughts are higher than your thoughts. Your ways are not my ways. At dahil po dyan, pag ikaw ay nagplano at nagdesisyon, huwag mong isantabi ang Diyos, anong gagawin mo? Sasangguni ka sa Kanya. Panginoon, ano po ang masasabi niyo sa aking gagawin? Gusto ko yung palaging panalangin ni Pastor Jun. Pag meron po siyang mga desisyon na ginagawa, sabi niya, Dear God, gagawin ko itong bagay na ito. Kung hindi mo kalooban, nuhan mo nga pagayatan, Apo, gumawa ka ng paraan upang ito ay magsarado. Agaramid ka tiwagas ngahan nga agtuloy da iti nga banag. Anong ibig sabihin nun? Lord, I trust you. Your way is better than mine. Na pag ang Diyos ay kumilos at sinaraduhan niya, ibig sabihin, maliwanag niya nang ipinaparating sa'yo na hindi pala niya kalooban yan, huwag mong ipapilit. Ano ba sa Tagalog ang ipapilit? Huwag mong ipilit sapagkat pag ipinilit mo yan, tanong, pag pinilit mo ang isang desisyon na hindi sinasang-ayunan ng Diyos, aasahan mo bang bibigyan ka ng tagumpay ng Panginoon? Aasahan nyo hindi? No. So ibig mong sabihin, i-exercise po natin ang pagtitiwala sa Kanya na yung ating mga gagawin, let God intervene. Lord, if it is your will, let it be that way. But if it is not, then Lord, I trust you. Susunod ako sa iyong kalooban. Kayong mga estudyante, high school students, i-apply nyo yan sa inyong desisyon kung anong kurso sa college ang kukunin nyo. Huwag nyong gawing basehan ang inyong mga kaibigan na parabagang mas naniniwala ka sa kanilang desisyon kaysa sa kalooban ng Diyos. Hindi po mas magaling ang mga barkada mo kaysa siya. Trust God. So what is the second key? Reliance. Lord, kunam, isuro nak, iturong nak, agtalekaken ka, no anyat pagayatam, isut kasayaatan para kanyak. Kaya, kung sa oras na ito, alam mo na nasa sitwasyon kang alanganin, ibig sabihin,
nasa kalagayan ka na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, alam mo sa buong puso mo, magiging hadlang yan sa tagumpay ng Christian life mo. Okay? Number 3. Pangatlo po, verses 7 and 8. Am I making sense with you? Now, verse 7 and 8. Basahin natin lahat. Sa Ilocano uli, ready? Ilocano, share your Bibles. Walang Ilocano dyan sa screen, nandyan sa Bible. Ready? Read. English. Okay? Narigat yung mabalik sa Ilocano niya. Everybody read. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Ang pangatlong sikreto, susi sa pagtatagumpay ng Kristiyano is the word obedience. Obedience. By the word in itself, you don't need to define. Alam na natin lahat yan. Ito lang. Okay. Sumasang-ayon ba kayo? Do you agree na lahat tayo may sinusunod? Lahat tayo may sinusunod o sinusundan? Sang-ayon kayo, hindi? Sa mga ladies, meron kayong sinusunod o wala? Meron. Men, may sinusunod kayo o wala? Okay. Sa tanong na yan, ay nais kong magbigay ng follow-up, dalawa lamang po ang pwede nating masunod. Yung tama o mali? Tama o mali? Saan ka doon? Masasabi mo ba na sinusunod mo ang tama? O may tama ka? Hindi mo pwedeng sundin ang mali maski na ang maling kaparaanan at hahantong ka sa matagumpay na buhay. Yung totoong matagumpay na buhay, hindi pwede. You cannot apply wrong principles and build a house. No, you cannot. You cannot apply wrong principles and see a plant grow, bear fruit. You cannot apply wrong principles, okay, and see your pagay or your mais grow at magbunga ng marami. You cannot apply wrong principles, hindi mo sinunod yung tamang proseso at makikita mo na yung burias mo tataba at manganganak ng 30 kung meron. Walang ganon sa realidad ng buhay. Kaya kayong mga young people, I don't care kung gaano kayo naaaliw, na-entertain o nare-relax sa inyong mga napapanood sa social media. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, wala po yung katotohanan sa reality. Tayo ay nauuto lang. Sapagkat, in the reality of life, what gives you prosperity, ang magbibigay ng tagumpay sa atin, ay yung ating sinunod ang tama. So, napakasimple ang binibigay ni Solomon sa iyo dito. Sundin mo ang tama. Fear the Lord and depart from evil. Alam mong masama, umalis ka dyan. Alam mo ang tama, dyan ka. Yun lang po.
Kahit ano pang emotional excuses meron ka, eh kasi pinagalitan ako. Eh kasi binuli ako. Eh kasi yung teacher ko, binagsak ako. Kahit ano pa yan, kung gusto mong magtagumpay, gawin mo ang tama. Sundin mo ang tamang proseso. That's what you call obedience. Hello? So would you like God to prosper your life? Anong gagawin mo? Obey. What do you obey? His word. Bakit ho? Kung wala ang Biblia, wala ka ng masusunod na tama. No awan Biblia kakabsat, awan mabalimun nga surutin nga husto. Kasi deto ilang iti makaitid ti husto nga pagalagadan. Ken husto nga proseso, procedure ti panagbiag. No ikatem ti Biblia iti biag mo, anapay ti husto nga surutem. If you set the Bible aside, then what book are you going to follow so that you can end up prosperous and right? Wala na. Naintindihan niyo mga kapatid? Alam niyo po sa totoo lang, human nature nating mag-disobey. Kaya nga sa mga anak, ang hirap, isa sa mga napakahirap ituro sa bata ay hindi yung kumain. Mahirap po bang turuan kumain ng mga anak? Kahit hindi mo tinuturuan yan, automatic kakain yan. Umiiyak pag gutom. Hindi mahirap turuan ang bata maglaro. Maglalaro yan. Ano ang mahirap ituro sa anak? Anong mahirap ituro sa anak? Pero ano ang magbibigay ng tagumpay sa kanya? Yung laruan? Hindi po. Yung kanyang runong na sumunod. So likewise, amen? Number 4, verse 9 and 10. Verse 9 and 10. Basahin natin sa Ilocano. Read. Padayawam. Everybody, Ilocano, wala sa screen, nasa Bible. Go. Amen. O kakabsat. Let me just give you one thing bago tayo magpatuloy. Ano? Ang Diyos po, nais kanyang pagpalain. Pero meron po siyang requirements. Ito yung mga yon. You learn priority, you learn reliance and obedience. Pang-apat. The fourth key or secret to a prosperous life is the word sowing. Magtanim ka. Magtanim. Hello? Gusto mong umani? Magtanim. Gusto mong maging matagumpay? Magtanim ka. Basahin natin ulit yung verse. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Pastor, cheerful giving yan ah. Pagbibigay yan ah. Opo, yan ang sinasabi nga, pagbibigay. Eh pastor, ano ang kinalaman ng pagbibigay sa pagtatanim? Mayroon ho bang kinalaman, connection ng pagbibigay sa pagtatanim? Meron. Tignan nyo ang 2 Corinthians 9:6. 2 Corinthians 9:6. Tignan nyo maigi ha. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Maliwanag pong natural law yan. Tama po ba? Ang magtanim ng kakaunti
aani ng kakaunti. Ang magtanim ng madami, aani ng... Yan po ba ay giving? Abay, tignan natin sa verse 7. Verse 7. After that, every man, according as he purposeth in his heart, so let him give. So sa Biblia pala, ang pagbibigay, inihalintulad sa realidad ng buhay bilang pagtanim. Ibig pong sabihin, hindi po masamang motibo na kaya ka nagbibigay para pagpalain. Hindi po masamang motibo yon. Nagiging masamang motibo kung yun lang ang motibo mo. Pero hindi po masamang motibo. Kaya ka nga nagbibigay dahil naniniwala ka na ang pagbibigay ay dinesign ng Diyos na paraan upang ikaw ay lalo niyang pagpalain. So gusto mo ang lalong pagpalain, kaya ka nagbigay. Hindi po masamang motibo yon. Sapagkat Biblia po nagsabi, ba't ka ba nagtatanim kung hindi mo inaasahang umani? So ba't ka ba magbibigay kung hindi mo ine-expect na pagpalain ka? Hindi po masamang motibo. Inuulit ko. Hindi masamang motibo na pag nagbigay ka, inaasahan mong pagpalain ka. Hindi po masama. Ang masamang motibo kung yun lang ang motibo mo. Kasi po, merong mas mataas. On top of that, meron pong mas malalim at mas matibay na motibo bakit ka nagbibigay. Hindi lang upang pagpalain, kundi dahil nagpapasalamat ka sa Kanya. Dahil mahal mo siya, dahil kinikilala mo siya na pinagmulan ng lahat at alam mo na ikaw ay katiwala o steward, yun po ang mga mas matatayog na motibo ng pagbibigay. Pero hindi din humasamang motibo na kaya ka nagbibigay dahil naniniwala ka sa prinsipyo na sinabi ng magtanim ng marami, aani ng marami. Kaya nga mas marami ka pang nagbibigay eh. Kaya nga kung may commitment, bigay ka ng bigay. Hindi mo iniisip na ang dami namang mga commitment. Hindi ho. Kasi para sa'yo, pagtatanim yon. Tignan niyo yung Kristiyanong kuripot. Hindi magtatagumpay yan sa kanyang Christian life. Tanungin mo yung kasama mo, nagtatights ka na ba? Oh. Alam niyo itong batang, itong classmate ni Jessa, taga Batak. Anak na gamon, basang? Oh, tumayo ka nga. Nagbaptize ka na, hindi pa, no? Tata. Kailan ka na-save? Last year. Hindi pa po na-baptize, pero nagsimula na siyang magbigay ng tithes. Anong ibig sabihin nun? Hindi pa bautisado, nagtatanim na. Ang iba sa atin, thank you, anong aasahan nating tagumpay sa ating stewardship ng material things kung hindi tayo nagtatanim? Magtanim tayo. Mga young people, magtanim na kayo habang bata pa kayo. Huwag niyong sabihin, eh pastor, kapiranggot lang ang allowance ko. Pag nagbigay pa ako, wala na akong pamasahe, eh di maglakad ka. Bakit? Naglakad naman si Tito Jerry at Tita Evelyn nung nag-aaral ha. Si Tita Evelyn, naglalakad ka ba nung tita nung nag-aaral ka? Oh, ilang kilometro? 12 kilometers? Oh, nanay ni Sister Glyza. Glyza, nandito ang mga magulang mo. Napakaaga nila kanina. 8 o'clock nandito na. Naglalakad naman sila noon ha. Si Mama, naglalakad noon. Mula minit hanggang garit. Oh, eh ano yan mga kapatid? Ano tawag dito? Rough road. Nung araw daw, pag may dumadaan na sasakyan, nahihiya, nagtatago sa mga bushes. Nagtatago siya. Inaantay niyang dumaan yung sakyan, saka siya lalabas. So pag mo isipin na, abay, kapiranggot ang allowance ko. Pag binigay ko pa yung tithes, hindi na ako, wala na akong pamasahe. Ang importante, magtanim ka.
ang nagtatanim, nagsasakripisyo. Kung gusto niyang umanit, naniniwala siya na yung sakripisyo niya, ang balik, mas marami pa. Tama ba ako, mga farmers? Kahit hindi ka muna makabili ng cellphone mo eh, kahit hindi ka muna makabili ng motor mo eh, alam mo na yung pera na gusto mong na pambili mo ng gusto mong motor, na pambili mo ng gusto mong cellphone, nagsakripisyo ka, tinanim mo, nagbunga yan, makakabili ka dalawang motor pa. Ganun ho ang susi dyan. Gusto mong magtagumpay? Magtanim ka. May sakripisyong kalakip? Eh bakit? Mas malaki ang balik. He which soweth bountifully shall reap also bountifully. Amen po ba, mga kapatid? Napagaganda po itong advice ni King Solomon. Ano? Panglima. Pakibasa po ang verse 11 and 12. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. For whom the Lord loveth, He correcteth. Alam mo ko, ang isang bagay dito, pagka tayo po'y kinokorek, yung pong salitang stubborn. Ang stubborn po ay mahirap ituwid. Ang anak na matigas ang ulo ay mahirap ituwid. Inuulit ko po, ituwid. Stubborn eh, matigas. Paano magtatagumpay? Ang isang Kristiyanong itinutuwid sa tama, ibinabalik ng Diyos sa tama, subalit matigas ang ulo. Paano po pagtatagumpay ng Panginoon yan? Kahit nga sa ating likas na kalooban bilang magulang, pag ang ating mga anak ay matitigas ang ulo, hindi nakikinig, at palagi tayong nagagalit sa palagi nating pinopoint out sa kanila, hindi natututo, matigas ang ulo, pagpapalain mo ba yan? Are you with me? Kaya ang panglima na susi upang tayo po ay magtagumpay ay ang salitang pliability. Pliability. Hindi ka dapat mahirap ituwid. Kasi sabi doon, my son, despise that. Huwag mong i-despise. Makinig po kayo. Sa mga bagong mananampalataya, kung kayo po ay mga bago, sa palagay ko, masarap sa inyong tenga, pakinggan ang mga pagtutuwid. Ang masakit, listen to me, usually, sa nature nating tao, ang kung sino yung masakit para sa kanya, natanggapin ang pagtutuwid, ay yung matanda na. Masakit. Kasi matanda ka na. Magaling ka na. Matagal ka ng Kristiyano. Pag yan ang itinuwid mo, masakit niyang tanggapin yan. Pero anong sabi ng Bible? Despise not the chastening of the Lord. Huwag kang mapagod sa kanyang pagtutuwid. Pag tayo kasi itinutuwid, ang ating response, palagi na lang akong mali. Eh praise God, may nagtutuwid. Amen po ba? Para magawa natin ang tama. Ang ibig kong sabihin ng pliability, flexible. Are you flexible? Able to bend, to fold. Amen. Magkakapagtayo ka ba ng bahay kung yung mga binili mong bakal, hindi naman pwedeng i-bend? Hindi ka makakapagtayo ng bahay. Kaya nga, tignan nyo ka, pag kayo dumaan sa isang lugar, may construction na ginagawa, ang isa sa mga nakikita mo dun, yung mga gumagawa ng ring ng poste, napakahalaga yun. Eh kung yung nabili mong bakal, kahit ano pang gamitin mong power tool, hindi mo mabend yan, hindi mapapakinabangan yan. Kasi hindi pwedeng hindi i-bend yan. Kung yan ay mapapakinabangan, kailangan nabibend mo yan.
Kaya ho tayo, hindi napapakinabangan ng Diyos. Bakit? Sapagkat pag itinuwid, imbes na magpakumbaba at magbago at itama ang buhay, nagbabackslide. Nau-offend. Naglinis ka rito. Kapatid, hindi ganyan ang paglinis. Dapat ganito. Ayoko nang maglinis. Paano ka maging kagamit-gamit sa ministry? Kapatid, pinunasan mo yung poste. Sinabihan ko nung in charge. Kapatid, hindi ganyan ang pagpunas na itinuro ni pastor. By the way, sa Sabado, lahat ng mga maglilinis sa Sabado, nandito kayo ng alas dos imedya. Mimitingin namin kayo. Tuturo namin sa inyo ang tamang paglinis dito. Ang ating pong kapilya ay hindi ordinaryong istruktura. Kung sa Manila, ang dapat maglinis dito, kumpanya. Opo, kumpanya. Pag sinabi mong kumpanya, ang mga tagalinis dyan, nag-undergo ng training. Kaya wag po nating sabihin, magrireklamo pa si pastor, nagbo-volunteer na nga lang ako. Mas maganda pag yung pag-volunteer mo, pliable ka. Teachable. Tama po ba? Kahit ka sa trabaho eh. Pinagsabihan ng engineer, alas 7 ang oras ng pasok. O, mga karpintero, nandito kayo ng 6:55 ha. Dumating alas 8, pinagsabihan, umalis. Sasabihin ko sa inyo, kahit sino pang maging foreman yan, kahit sino pang maging engineer niyan, kahit sinong magaling na arkitekto, mga kapatid, hindi magtatagumpay ang karpinterong yan. Bakit? Matigas ang ulo. Oh, yan people, nakikinig ba kayo? Walang napapala ang taong matigas ang ulo. Walang napapalang maganda. Lalo't higit pagdating sa ating Diyos. So dapat lahat po tayo rito. Huwag mong sabihin, kinukorek ako ni pastor samantalang sa trabaho ako, boss ako nagkukorek. Sa trabaho mo yun. Pero dito, trabaho ng Diyos. Lahat tayo susuko sa salita ng Panginoon. Pakokorek tayo lahat. Kalimutan mo kasi yung earthly ano mo dyan. At magpakorek ka sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kasi tignan mo ha, kung ikaw ay member ng church, kahit kayo mga bisita, mauunawaan nyo itong sense ng sasabihin ko. Kung ikaw ay member ng church na to, matigas ang ulo mo, kahit saan ka pa church lumipat, hindi ka magtatagumpay, magiging problema ka rin doon. Bakit? Dito nga eh, matigas ng leadership, wala ka nang mahanap sa aral at turo. Hindi ka lumalago dahil sa katigasan ng ulo mo. Lalago ka ba doon? Hindi. Di apagdarikmat, when? Pero hindi magtatagal, lalabas din ang katigasan ng ulo mo. Unless na magbago ka. At maging pliable. So wala po yan. Hindi mo sinasabing mas maganda, hindi. Nasa pagiging teachable. Next, pambihira. Amen po ba? Okay. Verses 13 and 14. Ako, number 6 pa lang tayo. Verses 13 and 14. Bilisan natin. Happy is the man that findeth wisdom. Sino daw po ang masaya? Yung nakahanap ng boyfriend. Amen, mga ladies? Uy, yung nakahanap ng girlfriend. Magandang girlfriend o poging boyfriend. Yun daw po ang masaya. Hindi po. Sino daw ang masaya? Yung nakasumpong ng karunungan. Wisdom. And the man that getteth understanding. Bakit po? For the merchandise, ang pakinabang, ang salitang merchandise, pakinabang, profit. Ang pakinabang na maibibigay sa iyo ng wisdom, eh alin? Mas hamak na mas maganda kaysa sa pakinabang mo ng silver o kaya naman ay ginto. Pag ikaw ay high school, nakipag-boyfriend, anong pakinabang ang mapapala mo dyan? Pag ikaw ay lalaking high school, nakipag-girlfriend ka, anong pakinabang ang mapapala mo dyan? Mag-isip ka? Wala.
Pero pag wisdom ang nasumpungan mo, ano daw ang pakinabang mo sa kanya? Hamak na mas maganda kesa sa ginto o kaya naman ay silver. So ano po ang pinapakita sa atin dito? Na susi upang magtagumpay tayo bilang Kristiyano. Number 6, education. Aral. Mag-aral tayo. Gusto niyong magtagumpay na Kristiyano? Mag-aral ka. Mag-eskwela ka. At matuto ka bilang isang estudyante ng Panginoon. Be student of what? The Word of God. Lahat, ikaw, ako, tayong lahat, maging estudyante ng salita ng Diyos. Ito ang ating pag-aaralan. Kaya po, meron tayong sistema ng pag-aaral dito sa church. Sa ganitong gimong, ito po ay general na pag-aaral. Meron din ho tayong discipleship na sistema. Kaya kayong mga bisita na taga-Barangay 1 Santa Rita, nakita ka Barangay 1 itay? Santa Rita? Kayong mga taga-Sarat, either doon sa Santa Rosa o doon sa sentro, kayo ay mag-i-enroll sa aming discipleship. Hindi ibig sabihin na pag nag-enroll na kayo sa aming discipleship, hinihikayat na namin kayong maging miyembro ng Baptist. Ang goal lang namin, kayo ay makapangaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ito ang magbibigay ng totoong karunungan sa atin. Okay? Education. At hindi na natin babasahin, mahaba yan hanggang verse 24, napakaganda po ang maging resulta, bunga, o magiging presentasyon sa buhay natin pag tayo ay totoong nag-aral ng Biblia. Kaya ho, mag-aral tayong lahat. Wala hong matanda o bata pagdating sa pag-aaral ng Biblia. Sapagkat lahat tayo ay nagsisimulang zero. Zero knowledge tayo. At napakasarap. Halimbawa na lang itong aking mga ipinapangaral sa inyo, hindi ba napakaganda? Number 7, pampito. Verse 25 to 26. Pampitong susi upang tayo ay magtagumpay. Verse 25. Be not afraid of sudden fear. Neither of the desolation of the wicked when it cometh. For the Lord shall be thy confidence and shall keep thy foot from being taken. Ang ipinapaiwatig ng verse na ito ay ganito. Pag sinunod mo ang aral ng Diyos at ginawa mo ang tama, magkakaroon ng problema. Sang ayon hindi. Apingat na nanipo, hindi mayag ti kapilya, kastoy. Pero ang sabi ng Biblia, huwag kang matakot. Pag sinabing huwag kang matakot, ibig pong sabihin, merong katakot-takot na haharapin ka pag ikaw ay sumunod sa Diyos. Ibig sabihin, God is not giving you a false hope of a convenient Christian life. Hindi tayo binibigyan ng Diyos ng isang maling pag-asa na ang buhay Kristiyano ay magiging konvenyente. Bakit? Sino ba naman ang nagsabi na sa lahat ng bagay, sa larangan ng negosyo, lalo na sa pagne-negosyo, sinong nagsabi na walang risgo? Pag ikaw ay nag-invest, may risgo yan. Pero kung gusto mong magtagumpay, huwag kang matakot to take the risk. Ganyan din ho sa Christian life. So that the seventh key to a prosperous life is risk taking. May mawawala sa iyo sa bawat pasya na ginawa mo sang-ayon sa kalooban ng Diyos. May mawawala sa iyo. Pero hindi ka natatakot dahil alam mo na ang Diyos gagabayan ka. Alam niyo ba na si Preacher Ryan at ang kanyang family,
ay sana nasa Canada na ngayon. Pero wala sanang kambal. Naalala ko po nung sila'y lumapit at nag-advise si Pastor June, Pastor, ganito, ganyan, ganyan. In-advise sila. At ang sabi, no, as your pastor, ang nakikita ko, hindi kalooban ng Diyos yan. Dito kayo maglingkod at gamitin ng Panginoon. There was something to turn down. Opportunity. Hello? Meron pa siyang offer sa, saan na ba yun, Brad? Sa UK? May offer pa siya sa UK. Lahat po yan tinurn down na. What a risk. Siguro yung iba na nasa, naiisipin, pambina, kung ako nasa katayuan mo, hinindian mo yan, ay malaking katangahan. Pero ano ang nakataya? Hindi naman siya nagtataya, no? Ano nakataya? Kalooban ng Panginoon. He was willing to not sacrifice the permanent because of the temporary. May risk eh. Naintindihan po ninyo? So when you follow God, there is a risk. What is a risk? Dangerous situation. Something bad or unpleasant thing may happen. Alam ko na when they decided to follow God, may mga dumating na para bagang magbibigay pa ng doubt sa kanila. Pira, kung sana. These are the afterthought. Nagra-rise pa, pira, no? Nag-i-imagine, ganyan. Pero ang comfort niya, ginawa niya yung tama. Number 8, si Bibiyak kayo pa yung kakabsad. Verse 27 and 28, pambira. Withhold not good from them to whom it is due. Ang panalangin ko, Brother Ryan, as you continue to be faithful to the Lord, God, may God prosper you. It may not be now, but there is a season. Verse 27, withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it. Hamukan o ipaidam, huwag mong ipagkait ang mabuting pwede mong gawin sa iyong kapwa kung nasa kapangyarihan mo ito. Huwag mong sabihin sa iyong kapitbahay, go and come again tomorrow, I will give, when thou hast it by thee. Number 8 na susi upang ikaw ay magtagumpay, be open-handed. Be open-handed. Huwag kang maging selfish. Sa Tagalog, huwag kang magtinda ng isda. Don't be selfish. Sabi ng estudyante, kaya nga pastor eh, nagpapakopya ako. Kasi sabi ng Bible, withhold not good from him to whom it is due. Eh hindi ika nag-review, mahina daw siya sa math. Kaya yan, pinapakopyahan ko siya. Hindi good yun. Hello? Be open-handed. Tatandaan niyo po. Sabi ng Bible, give and it shall be given unto thee. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. Hindi ba kayo nagtataka? Kung sino yung selfish, mas lalong humihirap. Kung sino yung open-handed, mas lalong pinagpapala. Number 9, verses 29 to 30. Devise not evil against thy neighbor. Huwag kang gumawa ng masama. Seeing he dwelleth securely by thee. Verse 30. Strive not with a man without cause, if he had done thee no harm. Huwag kang makipag-away. Ano ang susi ho para tayo magtagumpay? Away. Anong susi para ang bansang Pilipinas magtagumpay? Mag-away-away ang bawat Pilipino. Anong gagawin? Unity. Ang susi sa tagumpay, unity. Dito sa church, tayo po ay parang struktura, building. Kinakailangan tayo po ay mag-function to promote unity. Makipagkaisa. Number 10, lastly, verse 31 to 32.
Pastor, ang bilis mo naman, hindi ka na nag-explain. Meron ho kasi akong naka-reserve na conclusion. Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. Ang oppressor yung mayaman eh. Oligarchs ang tawag doon. Ang mga nagpapahirap, sa mga mahihirap na, lalong pinapahirapan, lalong yung mayaman sila, ang tawag doon, oppressor. Huwag kang mainggit sa kanya. Kamainggit. Choose none of his ways. 32. For the froward is abomination to the Lord, but his secret is with the righteous. Meron po palang inihahanda ng Panginoon. Sikreto niya. Kanino po niya ibubunyag? Sa mga matuwid. Ibubunyag po niya ang sikretong inihanda niya para sa mga mamumuhay na matuwid. Ang pangsampo na susi ng tagumpay, satisfaction. Sa madaling salita, contentment. Satisfaction is a happy or pleasant feeling. Masaya ka sa kung anong ibinigay ng Panginoon sa iyo. Huwag ka nang naiinggit pa sa iba na meron sila, eh wala sa iyo. Huwag kang maingit. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo. Huwag kang maingit dyan. Amen. Okay? Satisfied ka. So itong sampo, nasa Biblia lahat yan. Pag-aralan niyo po pagdating sa bahay. Meron ho ba kayong napansin doon sa aking mga punto? Lahat po ng mga words ay nagsisimula sa letra. Na pag pinagdugtong-dugtong mo yung lahat ng letra na simulain ng mga words, ito po ang lalabas. Ayan. Prosperous. Letter P, priority. R, reliance. Obedience. Magtanim ka, sowing. Pliability. Paturo ka. Education. Mag-aral ka ng Biblia. Risk-taking. Huwag kang matakot sa mga darating na consequence. Gawin mong tama. Gagabayan ka ng Diyos. Open-handed. Hindi open-minded. Open-handed. Okay? Unity, makipagkaisa. Pinagpapala ng Diyos ang Kristiyano na marunong makipagkaisa sa kanyang gawain. Satisfaction, huwag ka nang maingit. Magpasalamat ka kung anong meron ka. God is pleased with a satisfied and contented Christian. And sasisiguraduhin ko sa iyo, kagaya nung sinabi ng marunong na taong ito, ikaw ay magtatagumpay sa iyong Christian life. Mga kapatid, ako po ay excited. I'm 37 years old. I see many young people here. Ang panalangin ko, kayong mga kabataan, ay inyong kunin ang mga naiturong ito sa inyo. Isabuhay niyo yan at sisiguraduhin ko, hindi pwedeng labagin ng Diyos ang kanyang sinabi. God will bless what He said. Kagaya nung sinabi ni Maria doon sa mga tao nung wala pong inumin sa kasal. Wala pong inumin. Wala silang iinumin. Hindi, iba kasi pag inumin eh, alak yun eh. Wala silang iinumin. Walang wine. Yung wine po doon, hindi po inuming alak na gagaya ng alak ngayon. Yun po ay grape juice. Sabing ganoon ni Mary, kung anong sasabihin niya, gawin niyo. O di, sinabi ng Panginoon, sabi niya, okay, maghanap kayo ng Burnay. Ano po yung Tagalog ng Burnay? Ha? Tapaya? Kabayan? Ha? Tapayan. Sabi ng Panginoon Jesus, magdala kayo rito ng tapayan. Empty ha, walang laman. Sinunod nila. Di nila alam anong gagawin ng Panginoon. Paano magiging mapupuno yon? Nagdala ho doon. Sabi nila, tingnan nyo ngayon. Tinignan nila, tinikman. Sabi nila, pambihira. Wala. Sabi nung isang prominente, ngayon lang ako nakatikim ng ganitong kasarap na wine. Ngayon ako nakatikim. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang nagpala. Sinabi ng Panginoon to, gawin mo, makikita mo. All of God's people say? Amen. Lahat po ng mga candidates for baptism, tumungo na sa likod, magbihis na, magbabautismo na tayo. Okay?
Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, salamat po sa aming mensahe ngayong umaga. Purihin ang inyong pangalan. Salamat na may mga kapatid dito na nakikinig, sinusunod, sinasabuhay ang iyong mga utos at batas. At kahit ito ay nagdudulot ng mga parang katakot-takot na mga pagsubok, hindi sila natatakot sapagkat alam nila, kasama kanila at ginawa nila ang tama. I pray that you continue to bless each and every one of us. May we apply these secrets and key to a prosperous Christian life. Thank you, dear Lord. In Jesus' name, amen.